tama lang na hindi tayo sinuportahan noon. Tama lang na hindi naniwala sa atin yung mga mahal natin na tao, mahal natin sa buhay noon. Bakit? Kasi kung naniwala sila, baka wala tayo sa posisyon natin ngayon. So personally, para sa akin, ano yung ibig ko sabihin? Kung ako hindi pinalayas ng stepfather ko that time, second father ko, kung ako sinuportahan nila, malamang hindi na ako nagne-network ngayon. Bakit? Makakampante ako. Sakit ko yun. Okay, may sakit ako na mahilig, madali akong makampante. Madali akong makabalik sa comfort zone. So sakit ko yan. Aminado ako sa sarili ko, sakit ko yun. So kung sinuportahan ako ng family ko, sinuportahan ako ng parents ko, malamang hindi na ako nagne-network ngayon. Kung hindi ako pinalay sa second father ko, hindi na ako nagne-network ngayon. Kung sinuportahan ako ng nanay ko, hindi na ako nagne-network ngayon. Kasi bakit? Pag nahirapan ako, diba? Pag nahirapan ako, nag-feel ako, mare-reject ako, yun naman talaga yung pagdadaanan ko, sabihin ko, okay lang, tigil ko na to. Suportado naman ako ng nanay ko, suportado naman ako ng tatay ko, so kahit tigil ko to, okay lang. So tama lang talaga na hindi ka nila suportahan. Ang gusto ko maintindihan nyo, okay, para kay Joanne at para sa inyong lahat, tama yon. Okay, tama yon. Sa perspective kasi nila, mahal ka nila, pinoprotektahan ka nila sa isang bagay na hindi nila naiintindihan. Para sa kanila, pagmamahal yon. Yung pagpigil nila sa'yo, yung pagsasabi nila sa'yo na magtrabaho ka na lang, na huwag mo na gawin yan, ituloy mo na lang, para sa kanila pagmamahal yun at pagpoprotekta yun sa'yo. Hindi nila naiintindihan. So, ngayon ikaw, naiintindihan mo na, anong dapat mong gawin? Umuo ka na lang. Umuo ka na lang. O, sige, sige. O, sige lang. Sige lang. Huwag ka na makipagtalo. Kasi wala namang nananalo sa pakikipagtalo. Kaya nga siya tinawag na pakikipagtalo. Kasi talo. Walang nananalo sa pakikipagtalo. So, wala ka na kailangan explain sa kanila na para sa inyo to. Hindi nila maintindihan yan hanggat hindi mo sila binibigyan ng at least 10,000 per week. So, medyo exaggerated ako. Pero, hindi yun ang point ko. Kahit na binibigyan mo sila pakonti-konti, nagbibigay ka na ako, nakikita nila may pagbabago sa'yo, may improvement sa'yo, doon ka na lang nila maintindihan. Nanay ko personally, ewan ko kung nanonood yung nanay ko, kung nanonood nanay ko, ma, I love you. For 6 years sa network marketing journey ko, magsi-6 years ako this year of 2019, ginagawa ko tong video na to ng August. For 6 years ng buhay ko, recently lang, I think March ng ngayong taon, niya lang naintindihan na para talaga ako dito. Hindi talaga ako hahanap ng ibang path, hindi talaga ako, alam mo yun, yung mga katulad ng mga jack of all trades, master of none, yung mga palipat-lipat kung saan-saan, kung ano-anong ginagawa, kumita lang ng pera, hindi talaga ako ganun. Kasi matagal akong pinilit ng nanay ko na bumalik ka na lang sa pag-aaral para makagraduate ka, tapos magkaroon ka ng magandang trabaho, kukunin niya daw ako dun sa US, di ba, para daw may trabaho ako dun. Ang tagal niya akong kinukulit ng ganun. Sabi ko, ayoko nga. Diba, ayoko. Basta ayoko. Okay, gusto, ito yung gusto kong path, ito yung gusto kong ma-achieve, ito yung gusto kong marating. It's up to you kung supportan mo ako, kung hindi, okay lang. Doesn't matter. Basta ito yung gusto ko. 6 years! 6 years, hindi niya naintindihan. Okay, for 6 years, recently lang niya naintindihan na para talaga ako dito. Okay, ito talaga yung gusto ko. So, that's the time. Dun lang siya nagsimulang sumuporta. Malaki ng kinikita ko ng mga time na yun, ha? Hindi na biro yung kinikita ko, hindi na normal. Pero, dun lang niya ako sinuportan. Isipin mo yun, ako na yun, ha? Ako na yun. So, ganun rin pagdating sa'yo. So, kaya ko ito sinasabi para maintindihan mo yung perspective ng family mo. Hindi yan sa hindi ka nila mahal o ayaw nila sa ginawa. Hindi yan sa ganun. Mahal ka nila. Yun yung definition nila ng pagmamahal. Pinoprotektahan ka nila sa isang bagay hindi nila naintindihan. At the same time, ikalawa, na reason bakit ganun yung nangyari pag hindi ka sinusuportahan ng family mo. Kasi kilala ka nila. Kilala ka nila bilang ikaw noon. Diba? Kaya nga simula nung nag-networking ka, dapat merong magkaroon ng positive na pagbabago. Hindi lang yan sa income, sa attitude, sa mindset, sa beliefs. Positive na pagbabago. Okay, hindi ibig sabihin makikipagtalo ka sa kanila, makikipagdebate ka na, hindi dapat tayo nagtatrabaho kasi mga, hindi naman tayo yaman pag nagtrabaho tayo. Hindi yun ang tinutukoy ko. Mature na mga networker lang ang gumagawa ng ganon. Ang point is, mag-mature ka, mag-develop ka ng ibang klase ng mindset. Diba, positive na mindset, magkaroon ng positive na pagbabago sa'yo. That's the time unti-unti nilang maiintindihan. Pero hindi nila maintindihan yan sa kakaimik mo, sa puro salita mo, hindi naman nila nakikita sa gawa, hindi naman nila nakikita sa resulta. Hindi din sila dun maniniwala. Okay? So, ikalawang rason ba't ginaganon tayo ng family friends natin pag di nila tayo sinusuportahan? Kasi kilala ka nila. Kilala ka nila bilang yung lumang ikaw. Yung lumang ikaw na tamad, yung lumang ikaw na tanghali gumising, yung lumang ikaw na walang pangarap sa buhay, yung lumang ikaw na hindi sumusunod sa utos ng magulang, yung lumang ikaw. So, tapos bigla ka na nagsabi na magninegosyo ka, tapos gusto mong umasenso, tapos gusto mong yumaman, tapos yaman na kayo. Kung ikaw lumagay sa posisyon nila,
Di ba? Baka ikaw matawa ka rin eh. Di ba? Baka ganun din yung gawin mo eh. So, naiintindihan, ngayon, naiintindihan mo na bakit sila ganun. So, ang pinakang, ano lang dito, solusyon, never ka makipagtalo, patunayan mo na lang. Kung ano man sabihin nila, gamitin mo yun as motivation. Kung paulit-ulit ka nilang ninenegative, di sila naniniwala sa'yo, pinipigilan ka nila, gamitin mo yun as motivation. Hindi rason para tumigil. Loser mindset yun. Loser mindset yung naghahanap ng rason para tumigil. Ay, hindi yata to para sa akin. Yun yung pinakang famous na rason ng mga loser, ng mga talunan. At naniniwala ako na kaya pinapanood mo tong video na to kasi hindi ka loser. Winner ka. Okay, may pangarap ka sa buhay, may gusto kang ma-achieve, kaya pinanunood mo tong video na to. So, yun lang naman yung pagdating doon sa kung hindi ka sinusuportahan, anong gagawin mo, di ba? Ang nakakalungkot talaga, di ba? Kapag kaganon. Pero, yun na yung challenge ng buhay. The moment na sinabi mo na gusto mong maging successful, the moment na sinabi mo na gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, gusto mong umasenso sa buhay, yan na yung challenge na binibigay sa'yo. Kumbaga sinasabi ng universe sa'yo na, talaga ba? Gusto mo ba talagang yumaman? Pwede nga. So, yun yung binibigay niya sa'yo na challenges. Ikaw, ang role mo, patunayan mo na yes, gusto ko talaga. So, I'll do whatever it takes. Patay kong patay, gagawin ko. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So, once again, thank you sa panonood mo and see you.